Hi everyone, how are you today? I hope you are doing great this lovely Saturday. My name is Mommy Lorenda of the Mommy Hacker PH, and welcome sa ating next dose of Bible Chismis on a weekly basis. So last week, we talked about Herodias and her gross request for the head of John the Baptist on a silver platter, just because guilty siya doon sa sinasabi ni John the Baptist about her affair with Herod Antipas. So, which cost a great man's life. And it's very barbaric kasi kailangan pa talagang i-decapitate, kailangan talaga tanggal yung ulo, di ba? Super. Anyway, today we're going to talk about someone from the Old Testament. He is or was a prophet of God. Prophets in the Old Testament times blessed by God, favored by God, because hindi naman sila binigyan ng ganoong power of prophecy if they are not favored and if they are not blessed. Pwede mong iikot yung electric fan. A prophet named Balaam. Pero for this episode, ano na lang, Balaam na lang. So si Balaam, isa siyang prophet. He was the son of Beor. Pethor. According to Bible Wiki, okay. Balaam was born to a man named Beor in the town of Pethor near the Euphrates River. At one point he became a prophet of God and was known well enough where he would soon be summoned by the king of Moab. So yun siya. Siya na yung story tell. Okay, so si Balaam, he was born to a man named Beor from the town of Pethor. It's near the Euphrates River. Okay, it's about 300 plus miles away from Moab, which is where the Israelites will camp. Balaam was a prophet, and again, he was the son of Beor. They live near the Euphrates River in Pethor. He was also known as a diviner, or in some words, it's a fortune teller. Very interesting, right? Being a fortune teller is also connected to being or doing witchcraft, which is very forbidden in Old Testament times, just because it involves acts of sacrifices, rituals, mga rites na totally against the law of Moses. It also like mingles into that people are like playing God. Yung pinaforsee mo yung future when in fact only God knows what the future holds. So si Balaam, yun na nga siya, di ba? So he practices witchcraft and fortune telling and yung prediction of the future. Anyway, still, since he is blessed, he belongs to the chosen people of God. God made use of him as a prophet. Ang sabi nga dun whoever Balaam blesses, they are truly blessed. Whoever he curses, cursed talaga. Punta tayo dito sa Moab, okay? Because yung Israelites, they are traveling to the promised land. Malapit na sila doon sa border, papunta doon sa promised land. Pero before silang makarating doon sa the River of Jordan where they need to cross, and then pag-cross nila doon, yun na yung promised land eh. Dadaan muna sila sa land of Moab. They're from the family of Moab. Alam niyo yung pag-travel kasi before, when you say you're traveling by foot, it takes days, weeks, months before you reach a certain destination. So definitely, if you are traveling and ang dami-dami ninyong tao, you will need to camp at a certain place. What happened was, kailangan nila munang dumaan sa Moab, and they will need to stay there for maybe few months para mag-rest, and then they will be on their way. Ngayon, itong mga Moabites, meron silang king. So, yung Moabites king, his name was Balak. Hindi si Valak, ha? Yung Valak, yung not her. It's Balak. With a B. So Balak was the son of Zippor, and he saw what the Israelites did to the Amorites. Ang instruction kasi ng Lord kay Moses before is okay, so dadaan lang tayo dito sa land of our far relatives. Hindi tayo makikipag-away.
never pick a fight with them. God will provide for us. God will take care of us. So they never did. Pero itong mga Amorites, dyan natalo sila dun sa fight. If you go against the people of God, then destruction will really befall you. But anyway, ito nga yung si Balak. Meron siyang masamang binabalak. Na naisip niya, oh no, dadaan yung mga Israelites dito sa land ko. Yung grass namin, maubos, yung tubig namin, matuyot. Hindi ako comfortable dyan, sabi ni Balak. Ayoko, kasi ayokong ipagamit sa kanila yung lupa in ko. Pero, God is in their favor eh. Yung Diyos nila, very powerful eh. Yung Diyos kasi nito ni Balak, si Sheba, iniisip niya na, oh my gosh, Sheba is very weak. Yung Diyos nila ay makapangyarihan. Kasi nakita rin ni Balak na on the campsite ng mga Israelites, at night, merong pillars of fire that takes care of them. Nakainin lang sa phone. So there's a pillar of fire na pumapalibot doon sa... Oh no, baby root no. Turn on mo please. Thank you. Merong pillars of fire. Yun yung nagsisilbing ilaw ng mga Israelites at night. It makes them feel safe because of course, God is with them. Sabi ni Balak, medyo alanganin tayo dito. Siguro, kailangan para ma-work out ko itong plano ko to destroy the Israelites, kailangan ko sigurong kumuha ng isang believer to curse them para umalis sila dito, para mapalaya sila, para matalo sila. Ito naman kasing si Moab, ayaw niya na pakikipag-usap ng maayos kala Moses. Kasi sabi naman nila Moses, sige, babayaran naman namin kayo sa lahat ng mga makigamit namin dito sa lupain ninyo, even yung paggamit namin sa place. We will pay you. Pero ayaw ni Balak. So medyo nainggit siya kasi favored sila ni Lord. Feeling niya, mas makapangyarihan talaga si Lord sa Diyos niyang si Sheba. There is no other God that's mightier than God, than our God, God Almighty. Naisip niya tuloy na, bakit hindi ako gumamit ng isang tauhan or ng isang, you know, member of the people of God to go against them. So, naisip niya si Balaam. Balaam is, you know, widely known for blessing people, and pag bilines niya yung mga tao, they're truly blessed, and then if he cursed them, cursed talaga. Sabi ngayon ni Balak, dun sa mga elders niya, o pumunta kayo dito kay Balaam, tapos sabihin niyo sa kanya na babayaran ko siya ng malaki, just put a curse on the Israelites. Moab is very, very far from the Euphrates River, kung saan nakatira si Balaam. So, if that's around 350 miles away, then by foot or by camel, that's around 3 weeks to 30 days na travel time. It's just, one way lang yun, papunta pa lang yun dun. And then, pabalik another day, 30 days. So, ako, may sagot mo in 2 months. But that was before, okay? So glad na naimbento ang cars. Thank you, Lord. So, ito ngayon ng mga elders. Nakarating sila ngayon dito sa bahay ni Balaam. Kumantok sila. Pinagbuksan ngayon ni Balaam. Sabi ni Balaam, hindi naman siya gumanon. Pero sabi niya, yes. Sabi ng mga elders, hey, Balaam, so, we were sent here by Balak. And he said, give you a handsome amount. You know, these gifts na dadaladala namin, bibigyan namin lahat to sa'yo. Just put a curse on the Israelites. Alam ni Balaam na blessed talaga yung mga taong to, and no one can go against them because they're blessed by God. So, sabi ni Balaam, teka lang, kasi hindi ko pwedeng gawin yan because they are blessed. Pero, I can't do that. So, but we'll see. I'll talk to God. So, sige, you spend the night here muna. And then I'll talk to God about this. Okay lang? Okay. They stay the night. The elders stay the night. I mean, if you were truly, you know, following God's commands, and someone is like a threat to your people, to God's people, then you will right then and there say no, right? But he said, okay, stay muna kayo dito. I'll talk to God about it. And then Balaam slept. And then... sabi ni Lord kay Balaam, oy, sino yung mga yan na nandito?
yung mga lalaki niya, sinabi niya kung ano yung balak ni Balak. Sabi niya, sabi kasi Lord, ni ano ni Balak, ano daw ni, sumama ako sa kanila, tapos i-curse ko raw yung mga Israelites. Sabi ni Lord, no, don't go with them. You stay here. Say no to them. Say no to their offer. So, pinabukasan, sabi ni Balaam, no, I can't go with you. Sabi ni Lord, no doubt. So, I'm not gonna go. Parang bata. Dapat piliyagan ni Mami, hindi ako sama. Bawal. Parang ganon. Nakarating ngayon yung mga elders, baka Balak. And then, they said, oh, sabi ni, ano, ni Balaam, no doubt. So, sabi ni Balak, baka kulang yung ano, kulang yung gifts. Sige, balik kayo doon ulit. Pero this time, yung mga pumunta na hindi ng mga elders, kundi yung mga mas matataas yung rank sa country nila compared to the elders. So, they went back. Medyo mas maraming gifts. And mga princess na nga yung pumunta doon eh. Nakarating sila doon ulit. Yes, sabi ni Balaam. Yes. Balaam pala, Balaam. So, nakita niya mga princess na. Wow, maganda ng mga damit. Tapos, ang dadami na ng mga gifts. Sabi ulit nun, Balak says, he will reward you greatly. Put a curse on the Israelites. He will give you anything you want. Hindi siya magdadamot. Hindi siya magtitipid. May ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Sabi ni Balak, alam nyo, sabi nga kasi ni Lord, hindi pwede. Pero, okay, I'll pray about it. Can stay the night. Parang siguro iniisip ni Balak nun. Siguro if in the modern times, this credit card, di ba, parang pag mag-inquire ka, may bayad. So, parang may reason siya para tanggapin yung siguro mga gifts ni Balak, no? Do you think? Comment down below if you think yun yan. So, they stay the night again. Sabi na naman ni Lord, Balaam, ano yan? Patanggalin na naman yan. Sabi naman ni Balaam, ni Balaam, Lord, kasi ganun nga daw eh, pinipilit pa rin nila ako eh. Pinipilit nila ako. So, paano nga? Parang, mami, payagan mo na ako. Parang ganun si Balaam. So, sabi ngayon ni Lord, sige, sumama ka sa kanila, do everything that I tell you. You have to come to me first and then to do everything that I tell you. Okay, nabukasan, they head off agad-agad without, alam mo yun, usually kasi if you're a prophet, if you know God, you will talk to Him. Oh Lord, ano magagawin natin? Wala, no. Sumunod lang siya, lumabas lang siya. Then they traveled. So, Balaam, he traveled using a donkey. Okay, yun yung form of travel kasi dati, donkey. Kapag nag-travel na ganyan si Balaam, may kasama siyang two servants, ha? Biglang yung donkey, huminto. Tapos, may road kasi yun, eh. I mean, hindi sa dire-dire siya sa road yung donkey. Lumiko siya dun sa may mga ano, talahib. Tapos, kataka ngayon si Balak, ay si Balaam. What's going on? Yeah. Hoy, ginagawa mo. Bumalik ka nga doon sa road. Naglakad yung donkey hanggang makarating siya dun sa isang corner na wala na siyang malilikuan. Si Balaam naman, pinalo niya ngayon na tatlong beses yung kanyang donkey. Tapos, hindi alam ni Balaam, may nakikita palang angel of the Lord yung donkey. And this angel has a sword, a drawn sword. So, nakatanggal na dun sa lalagyan yung sword. Ready to kill. Ngayon, you know, this incident also happened kay Moses. Okay? So, just a quick side note. Quick trip down before. So, itong si Moses kasi, di ba ang sabi ni Lord, all men must be circumcised if they wish to belong to me. Before he led the Israelites kasi, si Lord, sabi kasi niya, yung anak mo hindi pa circumcised. Paano yan? So, nung papaalis na si Moses, sakalang dumating yung angel with his sword drawn, ready to kill Moses. Kasi nga hindi niya sinunod yung gusto ni Lord eh. Parang hindi ko alam kung parang yung angel na yun at that time parang ano eh, parang yung antivirus na hindi ka magpo-proceed unless you do this, mga prerequisites, diba? So parang ganun din yung nangyari dito kay Balaam. So anyway, yung kay Moses, right then and there, si Zipporah, she circumcised their baby right away. Tapos, sabi nga daw doon, she touched the skin
to his feet, probably to Moses' feet, and then tinawag niyang bloody bridegroom si Moses. Kasi, yun nga, diba? Kasi ayaw ni Zipporah na, ano eh, na ipa-circumcise si yung anak nila because she thinks it's barbaric. But anyway, when the angel appeared, of course, they obliged because, syempre, diba, papatayin ka na. You just circumcise. So, sumunod naman sila. And then, you know, history happened. And this is where we are now. So, parang ganun din yung nangyari kay Balaam. Kasi, ano eh, hindi na naman sumusunod eh. Hindi na naman sila sinusunod sa gusto ni Lord eh. So, ayan na yung antivirus. Ayan na yung angel, diba? Ready to kill him. Si Balaam, pinalo niya ngayon yung donkey niya 3 times, right? Wala dun sa past. The angel appeared because God saw the real intention of Balaam. See, God sees our intentions, diba? And if he sees na medyo hindi na talaga tama, hindi na, wala na tayo sa path na nilaan ni Lord for us. Ayaw ni Lord nun, you know, all you need to do is follow. Pero, I think Balaam wants to go around para ma-please si Lord and makuha pa rin yung reward na galing kay Bala. Iniisip siguro ni Balaam, medyo matanda na ako, wala na akong pera, wala na akong maasahang iba. Wala siyang tiwala sa provision ni Lord for him. So, medyo nawalan siya ng tiwala sa part na yon. And I think that's why he resorted to, nasilaw siya doon sa ano eh, sa promise ni Balak na kayamanan or whatever reward. So, kaya siguro nagkaroon siya ng ganyang klase ng pag-iisip. You know what happens when you disobey God, di ba? Hindi naman kasi sinabi ni Lord na magiging madali yung path kapag sinunod mo ko eh. Diba? If we follow Him and we obey Him, it's not gonna be easy. It's always going to be... There will be trials. I mean, of course, I will bless you. Yes, sabi ni Lord, I will bless you. But trials are there. And Satan is there to try you and to try your heart. So, si Balaam ngayon, yung donkey niya, it was cornered. And then, nagtataka ngayon si Balaam. Kasi sabi niya, oh my God, yung donkey. Bakit niya yung donkey? So, pinalo niya ngayon 3 times yung donkey. And then, the angel of the Lord made the donkey talk. Sabi ng donkey, teka lang, bakit mo naman ako pinapalo? Ba't mo ako pinalo 3 times? Iba sinusunod naman kita sa mga gusto mo. Kung saan ako, at kung saan mo gustong pumunta, pumunta rin ako doon. Do I always do this to you? Na hindi ako sa road talaga dumadaan. Ewan ko ha, siguro si Balaam, nagtaka rin at nagulat. Pero siguro mas matindi yung galit niya. Kasi galit na galit siya eh. Nakakahiya doon sa mga, ano eh, sa mga prince na sumundo sa kanya. Yung donkey niya kung saan. So, medyo nagalit siya. So, ngayon, sumagot ngayon itong si Balaam. Imbis na, oh my God, my donkey is talking. Sabi ni Balaam, eh kasi, bakit ba hindi ka, ano, naglalakad? Inaway niya yung donkey. Siguro na-realize niya, ano, nagkipag-usap ako sa donkey ko. Nung inaaway na ngayon ni Balaam yung donkey niya, the angel made Balaam see him. Pagkakita ni Balaam, he fell down to his knees. And then, nakita niya kasi, drawn yung sword ng angel, ready to kill na eh. So, sabi ng angel, I told you to do as I say. Pero hindi ka sumunod. Hindi lang maliwas ng lakad yung donkey mo, I would have killed you already. Sabi ni Balaam, I am so deeply sorry. So, sorry na sorry siya. And he was scared. As in, shaking talaga si Balaam. Ikaw ba naman? Makita mo yung angel of the Lord, papatayin ka pa, ready to kill na sa'yo. Diba? Hindi ka ba matatakot niyan? He was really shaken. Sabi niya, sige, if you don't want me to go, babalik na lang po ako. I'm so sorry. Ang angel, hindi, sige. Sumunod ka doon. Sundan mo sila, sumama ka na sa kanila, you will do as you are told. So, okay. Sumama na ngayon itong si Balaam. And you know, I think habang naglalakad sila, kasi ano yun eh, syempre, sobrang habang journey nun. That's, 3 weeks to 30 days of travel. Diba, hindi ba naiisip ni Balaam na, pagdating ko nun, di rin naman matutupad yung ano eh, yung gagawin ko na pag-curse eh.
because God will always, you know, bless the people. And it actually, that actually happened. I mean, pagdating niya doon, I mean, binati siya ngayon ni Balak. Sabi niya, oh, bakit ngayon ka lang dumating, di ba? Hindi ba sapat yung una kong naging gift sa'yo? I mean, nagdududa ka ba na hindi ko maibibigay sa'yo yung na-promise ko? I am here to give you everything that you ask for. Why were you doubting? Sabi nga yun ni Balaam, I will only say what the Lord will tell me to do or will tell me to say. He actually brushed that off. And then, dinala na niya ngayon si Balaam sa isang area kung saan makikita niya yung buong Israelites community. Because from there, doon niya i-curse ngayon yung buong Israelites community. Sinabi ngayon ni Lord kay Balaam, okay, prepare 7 altars and then prepare rams and bulls for sacrifice. And then, so they sacrificed, I mean, they prepared 7 altars doon sa place na yon, and then they killed or they offered 7 bulls and rams. Sabi ni Lord, eto lang ang mga sasabihin mo. So, the Lord, instead of cursing, of course, blinis yung people na yun eh. Bakit niya babaguhin yung isip niya? Eh, yun na yung pranamis niya eh, di ba? So, instead of letting Balaam curse them, yung mga lumabas ngayon sa bibig ni Balaam are blessings for the Israelites. And then, you know, this happens so many times. Kasi sabi ni Balak, teka lang, wait lang. Baka kailangan mo lang ng ibang, viewpoint. Dadalhin kita dito sa mas mataas na place, sa ibang lugar, ganyan. So, dinala siya doon, and then, again, blessings pa rin yung lumabas sa bibig ni Balak. Miss na curse. Dinala na naman siya sa isip na namang lugar, sabi ni Balak pa, kasi mamaya, inig convincing pa rin. So, dinala siya doon, and yet still, blessings pa rin ang lumabas. You know, every time they go to a different place, they need to prepare 7 altars and offer rams and bulls as offering bago makikipag-usap si Lord kay Balaam. And then every time, of course, they do that, instead of Balaam cursing the people, he would bless them. And this happened 7 more times. So it's like 3 times plus 4 more times pala. So it's a total of 7 times na blines ni Balaam ang Israelites people. And then, of course, syempre, si Balak, galit na galit. And si Balaam, may kasama rin ng loob because hindi niya makukuha yung reward niya. So sad for him, pero hindi niya nakita yung magiging consequence. Anyway, so si Balak, galit na galit. Pinapunta kita dito para i-curse yung Israelites people. Is that so hard to do? Yun lang naman ang gagawin mo eh. Ba't hindi mo pa magawa? Huh? Balak's plan backfired. Then, alam mo yun, sabi ni Balaam, pasensya ka na. Yun talaga yung pinapagawa ni Lord sa akin eh. He went off. Umalis na siya para umuwi. Pero, this is actually not said after that fact doon sa end of the chapter. In the next chapters kasi makikita natin na Balaam was killed. I mean, nagtaka ko nun, bakit paano siya umamatay? Eh, di ba umuwi na siya? Ito yung nangyari. So, after Balaam said, ito kasi, hindi ko pwedeng i-curse yung mga Israelites because they are blessed by God. So, sabi ngayon ni Balaam, but, ito pala yung nangyari, but, sabi ni Balaam kay Balak, if I cannot curse them, maybe there's something that we can do, thought of a way around, you know, cursing the Israelites. So, sabi niya, kasi si Lord, pag ang tao ay disobedient, of course, he will withdraw the blessings. So, sabi niya, bakit hindi mo tuksohin yung mga Israelites? Papuntahin mo yung mga virgins mo, tapos lure them, and then mag-sacrifice kayo sa harap nila. So, sabihin ninyo, imbis na mag-away-away tayo, we welcome you. Please go with us. Diba? Go with us. Sacrifice with us. And then, we will also share with you yung mga na-sacrifice namin. Yung sinabi ngayon ni Balaam doon kay Balak. And that's what happened really. In the next chapters, what will happen is, mga tao ni Balak, yung mga babae nila, they will lure the Israelites men into, you know,
doing into worshiping their gods, si Sheba and all, doing sacrifice with them, eating yung mga sacrificial animals nila, and engaging in sexual immorality with them. So, nagalit dun si Lord sa part na yun. And then, of course, they were, the wrath of God went upon them. And may mga namatay na naman, of course, syempre. The next chapters of the book of Numbers, okay? So, I think it's chapter 31 of the book of Numbers, makita doon na si Balaam din ay namatay. Yung mga lalaki pinatay ng mga Israelites, because of course, the Lord is with them. They won over the Moabites, and some of the Moabites women na naki-engaged doon sa sexual immorality, yung mga nagtukso doon sa mga Israelites, pinatay din. So, that again was very, you know, as in talagang, if you go against what God wants, destruction will really befall you. It's easy to say that obey, pero alam mo, in this time, na sobrang dami ng distractions natin sa buhay, it's easy to veer away from what God wants us to do, especially if we are very impatient. Alam nyo, oh my God, I'm really distracted because my daughter is whining na naman. So that's what happened to Balaam. He was a prophet, huh? And I think this is also what happened to some evangelists who lost their way, who were distracted by money, by power, by greed, you know, by their followings. Mahirap. Mahirap talaga na magstay ka sa path na binigay sa'yo ni Lord, especially if there's so many wow temptations around you. But you know, we must always, and I encourage you all, even myself, encourage myself to always pray to stay on the path that God wants us to be on, because you know, from there, doon lang talaga tayo makareceive ng so many blessings from God. So that, my friends, is the story of Balaam. Natuwa talaga ako dun sa part salita yung donkey, but if you think about it, God can also speak through a donkey. And Jesus also used a donkey before he was crucified. Satan was, he spoke through a serpent. But God uses a donkey, who is a very humble kind of animal. Ito yung message na nakarating rin sa akin, is that God is very humble. He blesses abundantly. All we just need to do is trust and obey Him. It's not gonna be easy. It's not always easy. We must always do what He asks. So that ends my storytelling session for today. Thank you so much for watching this video, and I hope mapanood nyo rin yung ibang mga episodes natin, because there are so many lessons to be learned from those stories as well. And see you again next Saturday for our next dose of Bible Chismis on a weekly basis. Choose to love, choose to be kind, and always remember that God loves you so, so much. Bye!